Hello guys, if you are looking for a trusted travel agency here in Dubai, nandito na ang Travel Track Tourism. Get that 5-star experience when you travel with us. We'll help you process the documents you need so you can focus on your dream adventure. Whatever the destination, we'll be with you every step of the way. Travel Track Tourism offers affordable services, kabayan packages, visa services, UAE tours, UAE Exceed Visa Change, meetings and events, wedding destinations, Armenia packages, Georgia packages, worldwide airline tickets, holiday packages, car rentals, hotel reservations, and many more. And another good news, we accept Tabi payment. Kaya naman, for quick, easy, and reliable assistance, call Travel Track Tourism now. Busy sa work? At walang time para sa iyong lunch? Worry no more! At mag-subscribe na sa The Lunchbox UAE. Pwedeng weekly meal plan or monthly meal plan. Pwede rin na 1 meal a day or 2 meals a day. At ito pa, free daily ang food delivery. Cook and delivered fresh daily. Pay weekly or monthly. New Pinoy menu every week. And available din ang Tabi payment. At sobrang affordable pa kasi may ongoing promotion sila na 54 dirhams lang for 3 meals per week. Lumalabas na 18 dirhams lang per meal. Kaya ano pang hinihintay mo kabayan? Mag-subscribe na sa www.thelunchboxuae.com. The Emirates Education Center has been one of the pillars of educational and training excellence in Dubai since 1993. For over 3 decades, EEC has been dedicated to providing top-notch training and education, empowering countless individuals seeking personal and professional development to achieve their dreams. Over the years, EEC has grown into a reputable institution known for its diverse range of courses, experienced faculty, and commitment to excellence. A significant milestone in this journey was the merger with a group of dedicated volunteers and social entrepreneurs in 2018. This collaboration brought fresh perspectives and innovative approaches, renewed commitment to community engagement, allowing EEC to offer even more impactful learning experience, further elevating its mission and empowering its vision. The Genius Mila program is tailored for students who exhibit extraordinary abilities in various fields such as science, mathematics, technology, arts, and humanities. The program aims to foster a passion for learning and creativity, encouraging students to explore their interests and reach their full potential. We are honored to be recognized with the prestigious Professional Training and Education Center of the Year Award for 2024 by MEA Markets. This accolade is a testament to our relentless dedication to quality education, our forward-thinking teaching methods, and our unwavering commitment to our students' success. At Emirates Education Center, we believe in the power of education to change lives and build futures. We remain committed to nurturing talent, fostering growth, and contributing positively to our community. Join us on this journey of excellence, and together, let's shape a brighter future. At Emirates Education Center, we teach success. Alright, hello guys. Ayan, good evening everyone and welcome to another episode of Business Blueprint. Ito na, papatiin natin ang ating special guest. Joke lang. Co-host. Hello, good evening po sa inyong lahat dyan. Napaganda ng ating background ngayon. Yung isa ay hindi digital yung background niya. Talagang kanila yon. Okay, so uncut, unscripted, unbiased, and real talk lang po tayo ngayon. And syempre, no holds bars tayo. At ito ang ating business blueprint in a Monday night. Grabe, lumisan mm-hmm. yung guys, no? Yeah. At saksin, natutuwa kayo, Vino. Natutuwa tayo na kumbaga, iba-ibang klase mga businesses ang na-feature natin dito. There are some who are talagang newly open sila. Yung iba naman is medyo matagal na, okay, sa industriya. Pero yun yung nakakatuwa kasi nga we definitely going to learn something from them.
every time na mayroon tayong episodes talaga. So we are really encouraging our viewers na talagang tumutok sila sa atin every Mondays. Dahil di ba nga kahit mapunta ako sa ibang bansa, eh tuloy pa rin ang ating every Monday. Tuloy pa rin tayo. At kahit na Lunes sa Lunes, no, napaka-busy araw nito kasi ito ang simula ng ating week ng napaka-sobrang productive na linggo. Eh talagang binibigyan pa rin natin ng time na kahit papano ay talagang makapag-live pa rin tayo. Kasi nga, sa mga nagtatanong, ano, partner Junie, na yung ating business blueprint, kasi pagka may nagtanong sa akin, may bayad ba? Actually, wala po kaming bayad. We're doing this to the community. Syempre, kung kayo eh malaking business na, eh di kung gusto yung magbigay ng pagip lang sa amin, pangkuskus lang ba sa mga mukha, lipstick or whatsoever. Pero we're doing this actually for the community. Yan, yung sa mga, gusto nang makilala ninyo yung mga ibang business. Kasi minsan, aminin mo, may nagtatanong sa'yo, oh, may kilala ka ba na gumagawa ng ganito? May kilala ka ba na ganito? Ganyan. So dito, makikilala natin sila. Diba? Oh, that's true. Ayun. Okay, so siyempre ito pag-usapan muna natin, Miss V, kasi siyempre bago natin i-introduce ang ating guest maya-maya. Yes. Yeah, standby na po kayo. I'm sure all of you are excited kasi siyempre bagong business na naman ito, no? Great Home Design Company. So alamin natin paano sila nag-start, di ba? Paano, ano nga ba kapag online lang yung concept ng business? Ano yung mga tools and tricks? Yung mga tipong ganon. Pero syempre, bago ang lahat yan, standby lang sila dyan. So ito muna, V, para sa mga viewers natin, kasi nga sa previous episode natin, napag-usapan nga natin ano, kung gaano ka-importante that they have to have the business license bago talaga sila mag-proceed. So baka pwede ka magpa-recap dyan sa mga new viewers natin for tonight. Nako, ayan. Para sa recap po sa ating mga kababayan, again, iwasan na muna natin or iwasan talaga natin na dumating yung isang araw na ikaw ay tatawagin na lang at sasabihin na ikaw ay ina-fine na ng government kasi nga tayo ay nagpapatakbo ng ating negosyo nang hindi pa lisensyado. Ayan. So very important po yan, lalo na ngayon. Alam naman natin, ano, papasok ang yung so September pa naman, papasok ay malay nyo, ganun din. So mas maganda kasi na talaga meron muna tayong trade license. So una nga, na-discuss na namin from the previous namin na discussion dito na kailangan passionate ka nun sa iyong ginagawa. Correct. Yung gusto mo talaga, hindi lang yung kopya-kopya lang, uy, magtitinda din ako kasi nakita ko yung kaibigan ko, nagtitinda siya online, magtitinda din ako. Tapos pareho pala kayo ng tinitinda nung nakinukuha na ng supplier, pati nag-away pa kayo. So that's number one, before kayo mag-jump into mag-trade license na. So make sure muna na, kasi pag pumasok ka ng business, no, partner Junie, hindi talaga pwedeng ayoko na, nagsawa na ako. May mga ganun. So at least pag passionate ka doon sa ginagawa mo, talagang dire-diretso ka. So ako ang sinasabi ko palagi, pag inopen mo yung business, make sure na mag-grow siya. Kung hindi man ganun kalaki, at least may worth it before mo siyang pagdesisyonan na i-stop. So very important dito po, no, sa UAE na tayo ay mag-trade license muna. Kumuha muna kayo ng trade license. Pero again, bago kayo kumuha ng trade license, siguraduhin nyo muna na yung inyong gagawin or inyong papasukin ay talagang gusto ninyo, hindi dahil lang naisipan nyo na gawin nyo na kinopen nyo lang sa iba. Or kasi itong panahon na to ikaw ay medyo financially na namroblema, kaya naisipan mo na naman mag-business. So hindi po ganun-ganun. So very, mura lang pa din. Oh, yun nga yung pag-uusapan nga natin. Kasi syempre, as of now, no, we are very lucky dito sa UAE. Kasi nga, the government is really helpful para sa mga gusto mag-open ng business. And we have so many choices naman. Yes. If with free zones or hindi, yung kukunin natin. Pero syempre, tanda natin guys, di ba, affordable na siya. So ibig sabihin, everybody can actually get license. Pero at the end of the day, kasi TV, ang importante sa lahat ay, anong klaseng business ang i-open mo? Pangalawa, always think of, let's say, kailan ka kailangan mag-hire ng staff. Kasi syempre, may cost bawat mag-hire ka ng staff. Or, start with you lang muna. Okay, kasi pwede naman ganun. Same with me. Oh, same with you, di ba? At saka pwede yung guest natin, sila lang din. Yeah. Parang kami po yan ni Junie. Kasi, I think nung first episode natin, na-share ko na to, na up to now, wala pa talaga akong empleyado. I call na ano talaga, yung binisahan ko. Kasi marami yung mga freelancers dyan, mga professionals in their own field, na sila yung kinukuha ko kasi emitologist po ang inyong lingkod. So napakadami dyan sa ano natin, community na may mga sarili-sarili din. So yun yung kinukuha ko. O di, less sakit na ulo.
Doon, tsaka I agree, no? Mahirap din kasi yun. Kasi unang-una, lalo na kung bagong bukas yung business, tapos marami kang staff agad na binisahan. Mm-hmm. Yun kasi yung risk doon. Kasi you wouldn't know the business yet, di ba? I mean, kung mag-okay na ba siya agad, kailan ba siya magre-recover, di ba? Yung exactly. Client, di ba? Pag-tuloy-tuloy. Kasi we have to understand, nang pag-ninegosyo, eh, ano yan, may season din siya, di ba? May mga buwan na alat. Malakas, sobra. May mga sa amin, maalat na yun. Kasi nga, di ba? Kasi sa events, medyo maalat nga yung panahon na to. Yun yung masasabi ko dyan. So, imagine mo yan. Correct. So, siyempre, iniisip din natin yung taong i-hire mo, di ba? Unang-una, kung hindi may time na hindi mo masustain ang sahod niya, eh, yes, another gastos kapag nag-cancel ka kasi, di ba? At saka hassle din yung sa, sa staff din na tawag ito na hinire mo tapos bigla mong ifa-fire, di ba? Parang hassle din yung sa side nila. So siguro, yung business tip natin from my side ngayon, B, is that if you're opening a business at alam mo na nag-start from your skills, then better to start with you first, okay? Yes, and exactly. Then, kung mo na hindi na kaya, and then at alam mo yung client mo is matatagal na yung stay nila sa'yo or they are requesting na for a longer contract, then that's the only time that you have to hire a staff. Pero kasi kapag hindi talaga, wag muna. Ikaw muna. Kasi magkaroon man ng, di ba, magkaroon man ng mga alat months. Eh, at least sabihin mo lang. Oo. Same thing with, ano, Juni, no? Yung kasi ngayon, katulad nung nakaraan, may nagtanong sa atin kung kailangan daw ba, may opisina ka agad siya. So actually, may choices naman po kayo. Ito yung tinatawag ko na darating yung araw o yung pangangailangan na talagang kailangan mo nang mag-open ng business, depende dun sa pangangailangan ng business mo. So wag agad yung pag-open mo agad o pagkuha mo ng trade license, I want that, kailangan ko ng 10 empleyado, kailangan ko ng opisina, patay, tapos hindi mo, wala ka palang kliyente, maghahanap ka palang. So ang mangyayari niya, paghahanapin mo yun yung mga empleyado mo. Para sa kanilang sahod. At saka another thing siguro, Miss V, is, di ba nga, minsan nagpo-projection kasi tayo, no? Di ba? Gumagawa ng plano. Pag meron tayong 5 kliyente, buhay na yung kumpanya. Pero unang-una kasi, have you tried it na nagkaroon ba talaga ng 5 kliyente? Di ba? Kasi what if wala? Di ba? May mga nag-open ka na first month, second month, third month. Yung in-expect na 5 clients lang, masusurvive yun na. Eh, what if kung isa lang? O dalawa lang? Paano na? So I think, mas maganda talaga na let the business run first. Then try to check the market kung gaano nga ba kaganda yung feedback ng returns ng magiging client mo. And then that's the only time that you have to invest on in recruiting or hiring. Exactly. Oh, at the same time, ma-add ko na din, ano, make sure na meron tayong business plan na talagang napaka-strong. Kasi yan yung lagi ko naririnig kay Juni, and what I've learned also to my partner Juni, kailangan meron ka talagang business plan. So hindi yung basta yung naisip mo, okay, tomorrow mag-aano ko ng business. Madali pong magtayo ng business, madaling kumuha po ng trade license. Ang problema is mahirap pong i-sustain ang isang negosyo. Kaya very important 'yun kasi pag nagawa ka ng business plan, no, hindi ka lang basta nagsusulat, nagagawa ng presentation, pero iisipin mo talaga yung mga ano yung mga kaharapin mo, paano yung mga finances, very important yan, paano ang mga marketing na gagawin. Kasi sa business, very important ang marketing, ha, sinasabi ko sa inyo. At saka isa lahat na kunyari may pera ka pang bili ng license mo, okay, pero ang skill set naman na feeling mo in demand sa as of now. Pero kasi dapat as an entrepreneur din, maging ready ka din mentally, physically, spiritually, and all, you know what? Kasi may mga posibilidad na maaring, parang smooth yung business mo, and then suddenly nagkaroon ng problema sa industry na yan. Kailangan mabilis ka dapat mag-isip as owner. Ano yung backup plan ko? Teka lang, let's say, meron na dati, kunyari, meron akong 8 client. Eh, unti-unti na lalagas. Teka lang. Parang nawala na. Dalawa na lang. So, saan ako pagbayad ko sa bahay ko at kung ano-ano pa. So, dapat you have to be very creative na teka lang, ano ang solusyon na magagawa ko? Okay? And this comes with connections. Correct. So, napaka-importante yung negosyo talaga na pala kaibigan ka. Okay. Oo, tsaka pala. Hindi yan ang aaway. Ay, well, hindi ako nang aaway. Na-mention mo yung away, no? So, pagka business, lalo na pag-uusapan natin yan, financial, talagang dyan magsisimula kasi
nasusulat or maraming nagsabi na the root of all evil is yung money. So talagang pag businessman ka, business owner ka, talagang dadaanan at dadaanan mo yon. Tapos alam mo, meron akong pinost no, kung paano yung grace under pressure. Gusto kong i-connect sa business, paano mo i-handle yung mga ganun sitwasyon na kulang ka na lang sa kalin. Diba? Paano mo i-handle yung mga ganyan? Kaya very important yung sinabi ni Junie na kailangan mentally ready ka rin na pasukin ng business. Oo, kasi talaga, naku, grabe. Kasi ano yan eh, pag usapang pera na kasama yan sa negosyo. So, paano kung may nabasa ako lately lang or kanina lang, sabi niya, dumating daw siya sa point na talagang zero ang bank account niya. Zero and everything talaga zero. Bago niya pa ma-reach yung ganitong ano niya, ganitong level ng buhay niya. So, paano tayo mga small business owner? Paano natin haharapin yung mga ganong mga pagsubok na ibibigay sa atin? Baka sabihin natin, ayoko na. Iba na lang. So, hindi namin dinidiscourage yung mga viewers natin. Yes. Na huwag sila mag-business. Pero it's just that they just have to be ready in all aspects. Ready. So, ano yun? Unang-una, license muna. Siyempre, umauna pa na muna. Business plan. Okay, followed by license. And then, maayos na marketing plan. Yes. And then, contingency plan mo. Siyempre, yung kailangan mo ng plan B. Kailangan mo ng proper timeline. Importante yun. Plus, hindi dapat nawawala talaga. You have to have a very good ano skills in collaborations. Parang ano, partner Junie, parang sinasabi mo kailangan makapal ang mukha mo. Okay. Yes, actually. As an owner, kasi you are the brand kasi of your business. Mm-hmm. Ikaw yung representative kasi ng kumpanya mo, no? So the more that you are exposed to people who are, lalo na yung sinasabi natin, magiging target market mo, and then that's the better. Yun. Okay. Grabe. Oo. So ito na. So naalamin natin kung yung mga pinagbabanggit natin ngayon, Miss V, is connected nga ba sa kwento ng ating special guest today? Ano yung paano sila nag-start? Paano lumakas ang loob niya? Okay, i-proceed na natin to. Ano ba tayo lang pa muna? Ano yung mga failures na napagdaanan niya, na-overcome niya? Alamin natin lahat yan. Siguro magbabalik tayo after this commercial. Yes. Alright. Asa na yun? Commercial muna tayo. Okay, go. Mga kabayan, hanap mo ba ay affordable yet quality beauty salon services? At take note, may free salon services pa. Introducing ang bagong bukas na Primera Beauty Salon in Al Riga, Dubai. Meron silang monthly salon party and affiliate membership. Ang kanilang monthly salon party is an exclusive party every second Wednesday of the month. May free snacks and drinks na, may super crazy offers pa. Save up to 180 dirhams with the 3 different packages. At ito na, enjoy free salon services sa kanilang affiliate membership. Just spend 500 dirhams of their salon services para ma-qualify. Just refer a friend or for personal use. Get 20 points from their selected major services and get 10 points from their selected minor services. Just earn 100 points and enjoy free Moroccan bath with body massage. Alamin din ang kanilang special packages na super affordable para sa automatic membership. Save up to 180 dirhams pa. Kaya mga kabayan, what are you waiting for? Book your appointment today sa Primera Beauty Salon.
we are back at muntik na akong mahuling sumasayaw. Ako din eh, muntik na mahuling sumasayaw sa perfume natin na yan, ano? Ayun, Diyos me, yung okay, limang. So ito na tayo, Miss V, please do the honor in introducing yes. our special guest tonight. Alam mo, unang-una ito yung medyo mahirap sa amin, ano? Dahil wala tayo kaming script na ano, on the spot na lang, bahala na lang. O sige, para wala nang madami yung paligwi-ligwi pa. So ito na. Alam mo ba, Juni, na meron tayong mga tinatawag na mompreneur superhero? Oh! Diba? May mga mompreneur na superhero. Ngayon, ang tanong, ito ba mga modern superhero natin na to? Ano ba sila? Tao ba sila? Si Spider-Man ba yan? Or si Superwoman ba yan? Ano ba talaga? Well, ngayon makikilala po natin ngayong gabi dahil ang pagiging mompreneur po niya, dito ay makikilala natin ang may-ari ng Createful Designs Company. Walang iba kundi si Miss Chai. Ayan. Okay, open na natin. Alright, yun. Miss Chai, good evening! Hello sa inyong lahat. Diba, wala nang feedback. Mayong gabi sa mga viewers na Bisaya. And good afternoon, good evening naman sa lahat. Ayan, kita si Dad. Ayan, okay lang. Hi, Dad! Hello! Ayan. Hey, Dad! Number one, Dad mo. Gusto ko yung ganyan. Gusto ko yung ganyan. Okay. Kasi pala muna natin background muna, partner, para kay Miss Chai, no? Miss Chai, gusto ko lang malaman muna, bago ang lahat, bago ito sa business na ipopromote natin. Paano nagsimula yung storya ng buhay nyo as OFW? First country nyo ba ang UAE or dumaan din kayo sa napakaraming bansa bago kayo napunta dito? Ayan po, first... Walang iyakan ha, sharing lang. Maganda po yung tanong nyo. Una po namin, after po namin nag-graduate, kumuha lang po kami ng experience sa Philippines ng mga isang taon. And then, pumunta na po kami agad dito sa UAE. Ako po yung nauna, tapos sumunod po yung husband ko ngayon. Ex-jowa. So, Abu Dhabi po kami. Opo, Abu Dhabi po kami. And ngayon po, binalik po ulit kami ni Lord dito sa Abu Dhabi. Ayan. So, it was 2012-2013. Medyo matagal-tagal na rin po kami dito. And doon po din nag-start yung ano ko, talagang nung na-open yung mind ko na i-pursue itong passion project naming dalawa. iCraft pa po yung tawag. Nag-start po yun sa Abu Dhabi. As in like, kung may mga birthdays, wala po ako, hindi po ako nagpapepresyo. Nagbo-volunteer po akong gumawa ng mga design nila, ng invitation nila, wow. ng mga gifts nila. Opo. Kasi talagang passionate po talaga ako sa arts and crafts. So, na-amaze po ako na, wow, yung mga machine like printer, yung mga laminator. Sobrang parang easy mo lang siyang ma-access dito. Unlike sa Philippines kasi triple yung 000 doon eh. Like 5,000, 3,000. So sabi ko, so ganun po yung ano namin. Ganun po parati yung kada hapon after work po. Naglalakad po kami, Hamdan Center, Electra Street. Nagtitingin-tingin po kami sa mga printing shop. Paano nila ginagawa yon, paano sila nag-aano ng stationery. Opo, yun po yung hobby namin. Kaya meron po yung iCraft. So kaya po yung website po namin or yung Facebook account namin, Feb 27 nag-start, 2000, like 13 yata, ayan. Sobrang tagal na po nung ano namin, Facebook. Oo, sobrang tagal na po namin. Ayan, so talaga it started with a parang passion project. And yes po, nag-start po talaga siya dito sa UAE. Okay, so at least kumbaga kayo pa lang mismo, parang mahilig na kayo into arts and crafts and you just wanted to start a business out of that hobby na meron kayo. Pero paano yung preparation? Kasi syempre, no, this is arts and craft and hindi siya katulad ng restaurant na everyday may kakain. Kasi di ba ganun ang nag-iisip ng mga business ang mga tao, parang kailangan ba yan ng tao? Gaano kadalas silang kukuha niyan every day or every week or every month? So ano yung mga preparation niyo with this kind of business para gawin niyo siyang parang seryosong business na talaga as
married couple. Opo. So, yung preparation talaga, maraming ano, parang trial and error talaga sa ano, kasi parang hindi, parang nauso ngayon kung ano yung niche mo, kung ano talaga yung gusto mo. So, sa arts and craft po, talagang mapapaisip ka kung, ang dami po kasi, ang dami dito sa UAE. Tapos, parang biglang, parang ang pen dito, parang one dirham lang, parang napakamura lang. Pero, tapos, paano mo elevate yung gusto mong gawin na arts and craft? Eh, marami ng, napakamura ng stationery dito. Sobra po talaga. Kaya na-amaze po ako. So, sabi namin ni Daddy na, may parang kulang, parang yung parang personalized, parang kulang yung parang i-customize siya. So, doon talaga nag-start na i-customize siya, kung ano yung gustong i-request ng parang kaibigan mo, yun yung customer mo. So, may value na yung handmade mo. Kasi po, pag i-compare mo siya sa commercial, between your handmade, talagang iba talaga yung product ng commercial. Kaya lang, yung advantage natin, kasi personalized siya. Parang TV may pangalan or Sir Junie may pangalan. So, bakit mo ba siya bibilhin? Kasi nga, ganun talaga tayo mga Pinoy pag may brand natin or tatak natin. Parang proud tayo na atin to. Yes. So, dun po na isip namin na, ay, maganda yung personalized na negosyo. But that time, hindi talaga kami keen sa... hello sa mga Muslim brothers and sisters natin, prayer time na, excuse po muna. So, hindi po muna kami keen sa mga business plan. And dun po talaga nagsimula na mahirapan. Kasi nga po wala talaga kaming business plan dati. Or itong business blueprint, napaka-importante talaga sa isang negosyo. But sobrang happy kami kasi sa journey na yon, maraming kami na-learn sa mga mistakes na yon. And until now, nandito pa rin po kami. Kahit sobrang iyak. Yes! grabe, no? Bago sa tuluyang iyak, wait lang, ano? Gusto ko munang batiin lahat ng mga nanonood ngayon, partner Junie and Chai. Naku, maraming salamat, Miss Anne, ng Enjoy Health, ng pinitsure natin noong nakaraan. Diyos miyo, ha? Parang nag-lose weight talaga ako. Tsaka may kaibang nangyari sa katawan ko dahil dun sa oil na binigay niya. Super healthy. At hello to Miss Nova of Kakanin at iba pa. Maraming salamat. Ay, naku, grabe. Sobrang sarap ng ano yan. At sa lahat pa ng nanonood. At tsaka, thank you sa mga nag-share, ha? Grabe, daming natututunan. Ayoko matutunan yung pag-iyak nito ni Chai. Well, I think yun naman yung challenge, ano? Pero siyempre kapag sinabi kasi natin, listen, kasi ang sinabi mo kasi dito, no, you are Createful Designs Company. Yes. Okay, so para sa mga viewers natin, paano nila maiintindihan yung nature ng business nyo or ng services na ino-offer nyo? Kasi I just shared actually the link ng inyong Facebook page, no? So you are offering like personalization ng mga anything na meron sila. So from notebook to stickers at kung ano-ano magnet, pa. Magnet, ref magnet. Ayan, oh, dami yan. So yan. Paano how are you introducing this business online? I mean, are you running some ads? O kailangan gumawa ka lang ng actual? Kasi pag sinabi mo kasi personalized, it means na hindi ka pwede mag-mass produce. Diba? Kunyari, let's say, nagbibenta ako ng tubig, example. So gagawa lang ako ng 1,000 pieces, yun na yun. Pero sa case kasi, it's different every client. Yung ganun yung mga... So parang ano, parang ang tanong ni Junie, no? How do you do the marketing ng ano ng sarili mong business? Kasi mahirap yan. Yung ibang company, nag-hire pa sila ng mga marketing specialist to do the marketing for them. Pero kayo mismong couple. So paano mo nga ba yan? Ginagawa ninyo? Yung sa amin po, sobrang blessed kasi may background po ako ng marketing talaga. Kasi from Canon marketing ako, from customer service to quality control, talagang manin pa talaga na-apply ako, parang na-apply ko talaga siya dito sa sa craft na to. So parang having a parang creative business dito or kahit saan, not only in UAE, sa lahat ng gagawin mo, not only creative business, talaga napaka-importante yung meron ka talagang parang business plan nga, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi nga, kung kahit not necessarily na talagang pang corporate to the level na talaga siya, parang i-gauge mo lang din siya kung ano yung kaya mong i-offer. Kasi baka talagang delusional ka lang na kaya mong i-meet. I like the word. Oo.
Oh, meron pong gano'n na akala mo kaya mo, pero dumating po kami sa point na like yung mga planners namin, sobrang quality po talaga. Like pang paper chase level na siya na ng mga sorry paper chase na mga pang market level po talaga. Kaso po, it takes one day to craft that planner. It takes one day to craft. Nung dumating po yung mga customers, hindi na po namin na meet yung ano ng customer dahil nga po sobrang dami tapos ako lang yung gumagawa. So, talagang dapat i-cater mo, i-ano mo lang din, i-adjust mo lang din sa current situation ninyo. Ano ba yung kaya mong ma-provide yung meron ka ba dapat yung mga lead time, napaka-importante. Naku, ang dami ko po talagang i-share kahit dito lang po kami sa bahay pero na-experience po namin first hand. And yung sabi ni Sir Juni na paano namin siya mina-market, isa po yung mga giveaway. Nagbibigay po talaga kami ng sample sa mga like mga kaibigan namin na feeling namin network is the key po talaga. Connection. Gusto ko planner. Baka naman yung sama mo na yung mag para meron tayo list blueprint. Kaya, oo nga po. So, sobrang... Oh, si June, actually, to be honest, June and I, mahilig kami talaga pareho magsulat. Kami with notebook. Oo, oh, alam ko yun sa ate. Oh. Sobra, grabe yun. Dami ko notebook. Mawala na nga eh. To be honest, ang ingit ako kay June nung pupunta kami dun sa studio niyan kasi meron siya dong notebook na talagang in love na in love ako sa ganung klase ng notebook. Ipapakita pa talaga niya, di ba? Meron siya. Ano kasi yung ginagawa ko kasi I agree, no? May kanya-kanyang notebook. Oo, may kanya-kanya talaga siya. Kaya kami sobrang dami ng notebook. Parang isang kliyente, isang notebook, so, isang event, isang ano. So anyways, continue. Like kay Sir Juni, no, passionate siya sa mga paper products. Oo. Baka next year po, sir, meron ka na rin pong sariling painting business. Kasi dun talaga siya nagsistart eh. Kung ano yung pinakagusto mo. And parang hindi mo na nakaya i-contain sa sarili mo. Na parang pag nakita ng iba, gusto na rin nila. So nakakahawa. So paano ba to, Lord? Paano ba ako mag-create ng something na hindi lang para sa akin, para din sa mga tao na nakakilala ko. So may nagsabi sa akin na mahilig ako sa journal. So yung journal ko po, talagang ano po talaga yan, 365 days dati. Dati kasi may wala pa mga bata eh. So, may mga bata, hirap na mag-everyday. Sulat to sulat po. So parang mayroon nagsabi sa akin na bakit hindi ka mag-ano ng journal. So yun, I think ulit kay Ate V, nung Mother's Day special yata yun ate, no, nagkaroon kami ng Journaling 101 series. Journaling 101. Oo. Parang ano lang din po talaga, parang connections, talagang maraming prayers. Kasi nga, wala kaming plano eh. Wala talaga kaming solid na business plan na yung sinabi niyo po nung intro is sobrang importante na talagang magkaroon. Kasi para hindi talaga paikot-ikot, para alam mo na yung system na gagawin mo. So sa amin, experience na lang talaga dahil sa sobrang tagal na nga po namin ng trial and error. Parang na master nila yung paka-trial and error nila na master na. Sa kanilang ilagay sa kanilang business plan. Perfect na yun. Meron na rin so mga viewers natin ngayon, i-click lang nila yung link dyan for them to see no, yung ilan sa mga sample na mga product na ginagawa syempre ng Grateful Designs Company. Okay, gusto ko lang malaman dito, isingit ko na to bago mawala siya sa isip ko. Let's say, so nung sa una, kasi syempre no, sa una, what if suddenly meron kayong may malaking volume agad? Kasi parang pwede kayo for kasi may mga mugs kayo, pwedeng corporate event or birthday or anything ganun. So paano yung ano sistema nyo nung bago kayo na biglang isang dagsa agad na order? Parang yung nire-resolve yung ganong cases? Para sa case po namin dati, ako lang yung nag-handle ng craft ko. So naging from documented faith kami dati, 'di ba ate? Naging wifey's crafties kami. Dalawa kami. Nag-ano ako, talagang inisip po, Lord, hindi to kaya ng isang tao. And lalong mami ako, yung priority ko pa rin is yung mga bata. Ayoko naman na sobrang ano ako sa negosyo na mabayaan ko yung mga bata. So kumuha ako or nag-hire ako ng best friend ko na accountant na gustong-gusto yung manual job, yung taga-pack siya, taga-cut siya. So ako po yung habang nagde-design po ako,
sabi ko, friend, okay na to. Siya naman na po ang yung nag-ano sa manual side. Mm-hmm. So, ganun po namin pinag-work dati. Kung ano po talaga yung situation namin, talagang ano lang din po, fluid lang po kami or flexible na i-adjust po para talaga makapag-serve din. Kasi nakita namin na sobrang hirap pag yung solo ka lang, yung ikaw lang talaga mag-isa. And si daddy naman kasi, siya din sa mga bata pag ako habang may ginagawa. So, bultuhan, we're praying for that breakthrough. But so far, yung mga stickers, man, marami po kami, marami na po nag-order sa amin ng mga dati pa po talaga. And ngayon, blessing talaga ngayon yung business blueprint kasi parang nila-launch, relaunch ko yung business namin. Wow! Kasi, nangyayari na naman kami ni Junie, kami na naman na may kasalanan, but we are so grateful, di ba? Hindi po tulot po to, parang yung in-invite ako ni ate to speak this evening po. Hindi siya parang para kayo may mag-in, mm-hmm. kasi alam ko, marami na po talaga kayong alam, even yung mga viewers, parang para po to talaga sa akin. Sabi ko. Actually. Ganyan talaga si Ate B. Mahilig siya sa mga from zero. To be honest, nung sinimula namin, if I may share, sinimula namin yung business blueprint na to with Junie. Sabi ko kay Junie, huwag natin i-picture yung mga kilala na. I-picture natin, hanapin natin yung mga kailangan nating i-picture talaga. From there, sila kung makikilala na sila. Kasi makilala, kilala talaga eh. So, eto, hanapin ko na ganito. First time mo nga nalaman, nasa Abu Dhabi na to, Junie. Kapit-bahay ko pa yan dati sa Sports City. So, nung nawala na po kami sa Dubai, naiwan po yung friend ko kasi Dubai siya. Ngayon, nag-relaunch ako, nag-asa ko ng permission sa kanya na friend, pwede bang i-ano natin yung business? Kaya pa ba na nag-usap? Sabi niya, i-go mo lang dyan. Okay lang ako. So, sobrang grateful din po ako sa mami na yon na nagsabi na, let's go na po namin. And ako na po talaga yung may ano handle ng account namin. So, kaya po ito, naging creative and purposeful designs na po. Dami yung pinataanan. By the way, no to bawang ong, ha? Grabe, bibili na rin. May question ako. Kasi siyempre dito, no, sa mga viewers natin, kasi di ba, V, yung mga recent kasi na mga naging, mga previous guests natin, ay ito yung may mga, tawag nito, may mga pwesto talaga sila, no? They have offices, at saka yung may mga, sino pa ba? They have products na ready na, okay? Display. So dito kasi kay Miss Chai, yung sa kanila naman kasi is more on online. Parang online business na. Okay, parang you don't have the actual store na kailangan bayaran every month na sobrang mahal. Pero ano yung mga ano, para sa mga viewers natin na nanonood, Miss Chai, ano yung maipapayo nyo if they are opening a business then na online lang or digital lang? Ano yung maipapayo mo sa kailangan or kailangan nilang i-prepare? Yung pinaka mapapayo ko po talaga is secure a permit po talaga una. Para kung gusto mo pong madagdagan ng value, added value or yung integrity yung product mo, parang yung matutulog ka na masarap po yung sa konsensya. Na talagang alam mo, and kasi po pag nilista mo po yung product mo sa commercial or sa e-license, e-commerce license, magkakaroon ka ng ibang ano eh, na uy, tatrabahuan ko to. Parang ganun po yung ano, dati kasi parang passion project mo lang. Kung may ginansya, okay lang. Kung wala, wala. Eh sa amin, ngayon pag nakaano ka na, kailangan mong mag-declare kung ilan yung kita mo, kailangan may quota ka na, may goals ka na. Oh, grabe. Quota na ba na, Junie? Dapat, parang sa akin po, dapat per week, dapat makabenta po ako ng isa or dalawang customer po. Parang may goal na po ako ngayon. Dati po, wala po talaga. Pero ma-achieve mo po yan with the help of registering your company po or your brand. Kahit brand lang yan. Yes, kahit permit lang yan, okay lang po yan. For the details very important. Po, punta nyo lang sa TV. Sa TV po yung parang, ano ko dyan, manager. Ako na naman na may kasalanan. Huwag kayo mahila kasi pag kailangan ng marketing, ibabato ko naman kayo kay Junie. Mas maganda po yan kasi kung mga Pilipinos tayo, magkakatulong-tulungan tayo. Instead of, kasi di ba parang ko sinasabi, Junie, na I believe in collaboration, not competition. At ako magkukumpit sa kapwa ako, kabayan, tulungan ko. O mag-collaborate na lang tayo. You might be needing my help, I might be needing your help.
Diba? So, ganun okay lang. Kasi magkatulong-tulungan tayo. 1 million tayo dito. Hello sa inyo na yung ano, ilang porsyento. At 1% na lang yung sa amin. Ganun so, yun po. Talag, inano ko po talaga muna. Ginol po talaga na pag kasi December yung parang ano natin, di ba? Ito yung renewal. Mm. So talaga nag-iipon na po ako niyan kahit wala pa po pang regalo. Yun po yung pinag-iipunan ko. Tapos kulang-kulang pa po yan, nabunuan pa yan ni ate. Hoy, baka sabihan naman ako nito ni Kabayan Rico bakit siya hindi ko sinasama sa mga pangarap. Ganun so, yan siya. Para sinabi kasi yan ni ano eh. Sinabi kasi yan ni Ems. Nung pinicture niya si M, sinabi yung gusto pasalamatan si Ate Bida. Hindi, totoo po talaga. So, alam niya ni Ate. Kailangan kong sabihin natin talaga na as in, tapos ayan, ang ganda. Tapos ayan na, lumabas na yung ano mo. Pwede ka nang makapag-post. Kasi dito rin po, strict na rin po yung posting eh. Oh, grabe Abu Dhabi, no? Uh-huh. Sobra. Hindi po pwedeng mag-post po ng post ka lang ng post. Wala din po mga vendor side market dito. Wala pong ganun eh. Talaga yan, andyan na si M. Oh, nandiyan dito pala si M Vlog. Tapos, yun po, nung sabi ko na, ay, totoo talaga, tunay talaga to. So, grabe sa Abu Dhabi, no? Yung in-embrace ko po talaga. And yung gumawa po kami ng business name, yung location namin, tapos nagkaroon kami ng vision, mission, goals, kahit hindi po masyadong pang-ato. Gumawa po talaga kami ng, ano, meron whatever is coming from your heart, yun na yung mission mo, yun na yun. Oo. So, online, marami pong mga tips and tricks paano po gawin yun. So, kumuha po kami yung, tapos ito po, yung target audience namin. Sino ba yung ano ko, connection ko? Mostly, nasa church ako pag Sabado. Tapos, mga mommies, mga young moms, yung mga bago pa lang naman. Kasi, bago lang din ako na nanay. Ano ba yung kulang dito? Ito po talaga, pag na-learn ko lang din po ito sa amin. Parang, pina-follow ko po na parang nag-bibong Pinay siya na ano daw po yung kulang? Dapat ikaw yung solusyon sa problema nila. Ano yung galing daw po yun? Dapat, para po iba po ikaw, ano po daw yung kailangan o hindi na pwede mo siyang masagot? No? For example, sa mga nanay, wala silang time para gumawa ng learning materials ng mga bata. Ikaw yung papasok na parang, meron kaming ganito. Sagot. So, ayan, kaya hindi po talaga nasi-zero yung mga gumagawa sa bahay. Kasi talagang meron po talaga na ngailangan. Lalo na po dito talaga na malayo mga suppliers, nasa Pilipinas pa, or China, or kahit saan man. Ikaw na po yung gagawa na para maibsan po yung pagod nila. Ikaw na po yung gagawa. So, kaya po talaga nagpo-boom yung mga creative or arts and crafts na business. Yeah, Junie, let's go! Miss Chai, ito na. Siyempre, dahil ito na na-introduce na natin ano, ang iyong company. So, para sa mga viewers natin na nanonood sa atin ngayon, ano nga ba yung mga product or services na ino-offer mo? Ayan. Makikinig tayo kasi for sure hindi lang to ano eh, hindi lang to sampo, kundi yung marami. Planner. Nagigil si Julie sa planner. Go ahead. So, sobrang kulang pa po talaga yung nasa sa social media. And kulang pa po kami ng mga catalog, kulang pa po kami talaga ng mga portfolio. Sa dami po talaga ng pwedeng ma-offer. So for now, yung products po namin is mga handmade craft po. Kasama doon yung mga home decor, mga accessories. Meron kaming customizable gifts, mga personalized gifts or items po sa lahat ng mga occasion. And ngayon po, meron po akong ila-launch na mga kung uso po yung birthday packages, yung may balloon na, may ganyan na, meron po akong souvenir packages. Yung 200 lang, makapag-birthday na sila. Yung mga mami na gusto lang mag-celebrate sa bahay, hindi na kailangan sa venue. Kasi ganun din po ako eh, sa mga anak ko. Nag-DIY lang po ako, pero akala nila ang mahal po ng gastos ko. Pero 200 lang po, may paandar na po ako sa mga bata. Kasi pwedeng-pwede. And may mga mami na hindi nila kayang gumawa nun. So, nag-offer po kami ng mga packages, ng souvenir packages. Hindi lang siya yung para sa event, pero souvenir packages po. Merong A, B, and C packages. Meron kaming arts and supplies and DIY craft or learning materials for kids. And of course po, yung goal po talaga namin, ang long-term goal po is workshops and classes for craft enthusiasts po talaga. Ito po talaga yung ano ko na makapag-share ng knowledge din, ng idea sa mga mami na gusto rin kumita na nasa bahay. So, alam ko po, medyo matagal pa yun, pero yun po talaga yung purpose namin.
Oy, madali lang 'yan ano. If I may cut nako kasi nagsisumigaw si Mr. Elton Lipanta, ang ating Elton Lipanta creative. Ayan, wow, ang ganda daw kasi si Elton naman talagang napaka-creative din 'yan talaga. So Oy, M. Ramos also watching. Maraming salamat po. Pakishare po sa inyo mga kaibigan. Ako, baka may mapulot silang aral dito sa ating pinag-uusapan o pinag-chichikahan. Marites ang lunis na lunis nagmamarites. Positive Marites po ang tawag dito, ha? Jumi? Okay. Sa mga viewers natin, Vino, magiging aware na sila ngayon because of Miss Chai na if they are in need of those things, yan, at least alam na nila na mayroong taong pwedeng makatulong sa kanila, and that's actually Miss Chai. Kasi syempre, dito sa abroad kasi busy lahat sa mga yung mga parents sa trabaho, pagod na from sa trabaho, and they don't have time to do that. But of course, yung mga anak nila, no, kailangan ng suporta from this kind of things. Yes. At least alam nila na mayroong isang tawag nito, Createful Design Company na pwedeng tumulong sa kanila. Exactly, partner. Oo. Nako, ito pa, kanina kasi na-mention ni Chai na sabi niya yung mga nag-DIY. Marami, I myself, I love doing DIY. Ang problema, parang yung 100 mong gastos, nagiging 300 sa kaka-DIY mo kasi you want it perfect kasi gusto mong gayahin yung nandoon sa Pinterest. So, ano nangyayari, nadodoble pa yung gastos mo. Kaya ang kakalabasan na lang, sino bang nag-ano dyan, nagagawa na lang, o-order ka na lang. Pero, suma total, nakagastos ka na noon kasi nga, you want, gaya-gaya nga eh, gagayahin mo nga yung nakita mo dun sa Pinterest whatsoever, gagayahin mo yung pag-DIY niya sa YouTube whatsoever. Kaso, kaka-experiment natin kasi we are not actually, talagang hindi naman yun ang ano natin eh, but you just want to do it. Lalong lumalaki yung gastos mo. Kontakin mo na si Chai, no? Chai pala yan, lalong ka daw gumanda, sabi ni Elton. Lalong ano po, lalong lumobo. Okay lang yan. Anong gumanda? Okay. May tips po ako sa mga sa mga gusto po talaga nitong business na sa mga DIY, sabi ni Ate V. Ganun po ako dati. Na kulang-kulang pa yung lugi ka na sa time, lugi ka na sa materials. So, yun po, mag-seek po talaga ng supplier na makakatipid ka. So, bulk po talaga is like makakatipid ka. Yes. Tapos yung, eto po, binayaran ko po talaga tong knowledge kasi nag-aaral po talaga ako ng business ngayon sa online. Mm-hmm. Ang pag-ano po talaga niyan is yung cost mo, tapos i-add mo yung labor mo, dapat times 3. So, may technique na po kayo. So, sa restaurant nga, sinasabi ko, ang kita mo, times 5 dapat. Dapat times 3 po. Yung cost, tapos dagdagan mo ng labor mo, dapat times 3. Dapat happy ka na dun. At saka, huwag kang mag-alala kung yung price mo is mas mataas kaysa sa iba. Kasi daw, they will... Quality they will, naman. Yes po, they will attract quality na clients din na hindi ka i-devalue yung ginawa mo. So kung yung clients po ay kaya niyang bumili ng ganun sa'yo, mag-trust po talaga siya sa ginagawa mo at hindi po yung parating palugi ng palugi na every time pupunta yung si client na gusto ng cheap lang, hindi po talaga yun yung market mo. Hindi po talaga siya. So, huwag pong makinig. Sabi ka rin pinakong thinking Miss Chai, parang edo lang ka lang kung si Miss V ganun din. Kasi minsan, let's say, lalo na online, no? Let's say, online ang pinag-uusapan. If it's too cheap yung price, very sobrang affordable, nagwo-worry ako lagi sa quality. So, parang I would look for something a little expensive compared to sa mura na. Example, kasi online kasi, di ba? So, hindi naman nila nakita ng actual yung mga project na nagagawa ni Chai, no? Kundi sa online lang. So, di ba? Like ako sa noon, for example, bibili ako ng chair. Parang may comparison na parang ito bakit 89 lang at sa ito 150. Parang alam yun, gusto ko man kunin yung 89, pero pareho pa rin. 150 ka pa rin. Pupunta ako sa 150 kasi natatakot. 150 ka pa rin. I-share ko na din ano, like tulad ng isang sabi ni Chai, thank you so much for sharing that, Chai, yung ganyan. Alam mo kasi ako pwede na sobrang murang-mura din yung I will speak perspective na nag-events, yung mga creative natin ng mga tao, yung mga talents, yan, creative talents. Pag kasi dinivalue mo yung sarili mo, let's say, ako, hindi mo ako pwedeng pahawakin ng mic na 100 dirhams ibabayad mo sa akin. Sabihin ko na lang, matutulog ako. Hindi yun dahil sa nagyayabang ka because of your experience. That's number one, kasi ginain mo na yung experience na yun. Yan yung tinatawag na dinidevalue mo yung kakayanan mo.
na alam mo naman hindi yun yung price mo. So same with the items, yung sinasabi ko, pagkuha ng license, hoy, dito mura lang. Ang diferensya lang pala. Like the freelance, Junip, you still remember, no? Ayan, nagkaroon ng problema dahil sabi na ito mura lang yung freelance nila. Pero ang totoong freelance, ito yung amount medyo mataas. So nagka-problema dun sa freelance-freelancean compared dun sa tunay na freelance. Kasi nga, nagtipid tayo. So yun yung sinasabi ni Junip na yung upuan. Ako, buti na hindi mo kinuha yung 89 dirhams na yun. Alam ko kung bakit. Alam ko kung bakit 89 yun. Trinay ko. Joke lang. So maganda yun. I-value natin. So same with the business kasi talagang pinaghihirapan mo yan. Kasi alam mo, paggawa pa lang ng craft, paggawa pa lang ng ginagawa ni Chay, abay oras na ang kinakain mo kasi nagde-design. Before mo pang matotally print out, i-design mo, ipapa-approve mo. Sabihin pa ng kliyente, ayoko niyan, change. Ang dami pang revision before talaga yung final na. So imagine mo na lang yung time na kinakain mo, tapos ibibenta mo yung item mo ng 33 dirhams. Diyos ko Lord. Ay nako. Okay, Junip. Okay. May question ako kay Miss Chay. I wanted to know, let's say, ikaw, no, personally, are you doing it full-time or are you still, meron kang day job? Stay at home ma'am po ako. So, I can do it. Full-time na siya. Sarang yes. Po. Mas mahirap and yan. Sobrang... Ibig sabihin, hindi mo laki ang income nito para mag, di ba, mag full-time na lang siya dyan. Alam mo, hirap-hirap ng ano, ang full-time ma'am na rumaraket, ha? Habang gumagawa ka, may umiiyak dyan na bata sa gilid mo, ha? Tapos nagra-rush ka. Nagiging ano po kami, nagiging uwak, nagiging owl po kami. So gabi po kami gising. Yes. Gabi po kami gising. Okay. Dahil dahil nga working mom siya, 'di ba? Super mom nga eh. Mompreneur siya, super mom siya. Eh talagang kaakibat na 'yon, Junie, no, lalo na sa mga kababaihan, yung pag nasa bahay ka, kala lang nila masarap actually na. O nasa bahay ko lang, sana all, gaganon pa. Hello, mahirap pagsabayin ang nag-aalaga ng dalawang anak at nag-aalagaan at nagbi-business ka pa. Tapos, grabe, ito na, sobrang dami nung dumarating na orders. So, super talaga, kaya super idol talaga yung mga ganyan, mga mompreneurs natin. Mahirap siya, pero kailangan. Oh, so now, Miss Chay, gusto namin malaman, what is the dream? Ano yung pinaka-biggest plan nyo with the Grateful Design Company? So, yung pinaka ano po namin plan talaga is to provide po workshop and classes po talaga. Ah, and to create a creative community ng mga nanay na kung saan hindi sila kailangan talagang gumastos, na parang matulungan din sila based on our experience din paano po talaga mag-grow, na pwedeng kumikita habang nasa bahay. Kasi po, sabi niya ate, ang hirap, pero mahirap po talaga yung wala kang pumapasok na income. Kasi po, I believe po na we are created to create po talaga. Tayong mga individual, hindi natin kaya nang wala tayong ginagawa. So kahit nasa bahay na ako, at sobrang pagod na ako sa mga bata, parang pag nandyan na po yung hindi ka nakakatulog sa gabi, a million dreams are keeping me awake. Parang wow, kanta yun ah. Kanta po yun. But it's a very good community, no? Kasi it's going to be a family activity kasi with parents. So magiging mag-do-it, no? We off nila, di ba? Or weekend. This is actually good. Kukontakin natin dyan si Miss M. Serrano dahil si Miss M. Serrano actually we help them, they are partners to have the social blend, the creative community. So yan, makatulong yan. Kasi nanay din yan si Ems, no? At saka raketerang numero niyan. Gamitin natin yung pagiging sikat niyan dyan sa Abu Dhabi. Kaya nga po. Diba? So, yun po yung pinaka-goal. But for now, ang goal ko po talaga ay produce ng yung quota para kahit pang ticket lang sa Pilipinas meron po ako. Parang meron ka na pong mapagpakuha ako mismo, personal, na meron akong sariling pera kahit papaano. At hindi na ako hihingi sa husband ko. Yung parang alam mo yan ang yan talaga ang ng mga yung mga kababaihan na yun, yung mga mamis, no? Yung hindi ka nahihingi, ultimo pang salon mo, mahihingi ka pa. So pagka meron kang sariling income, it motivates you as a person, not only as a wife, as a mother, but it motivates you kasi ikaw, ginagawa mo, uy, eto, pinaghirapan mo to, I have income, diba? So, ganun. May question ako, kasi are you going to offer it like online? Kasi syempre, no, naka-base ka sa Abu Dhabi and maybe some of the viewers or
Yung ilang Dubai. Mga mama ay nasa Kera, nasa Resel Caima, and they really wanted to participate dito sa mga creative activities na ginagawa nyo. Are you planning to have like an option later on for webinars an online version? Yes. Yes. With specific schedule lang, anong kailangan nilang i-prepare, para lang nandun yung anak niya, yung tipong ganun. Nakapag ano na po kami, nakapag workshop na po ako online and one-on-one lang po yun. Parang one-on-one ko lang siya, tuturuan ko siya from printing, from materials, supply ko. Mag one-on-one. Oo, tapos. Kasi we have to venture more of that kasi syempre yung mga mom. Kasi yan yung challenge kasi ng mga mothers or yung mga parents kasi syempre. Imbis na magbiyahe, no? Oo, kasi mahirap magbiyahe nang kasama mo yung anak mo eh. Kasi yes. Online po talaga. Online. It works po. Ngayon po nasa ano po siya. Paano ba yun? Nasa Europe po siya. Nasa Europe yung client ko. Tapos dito ako sa Dubai. Ngayon po nakapag-start na rin po siya ng business na planner. Kasi po, may workshop po ako nung last year, di ba ate, na how to create. Wow, empowering mother. I mean, I think this is very good idea. Kasi ngayon, ano, marami. Mas mahaba ang summer dito sa atin sa UAE. Babalik pala yung mga estudyante. So, marami ang naghahanap ng extracurricular activity na mga parents and the child nila, no? So, sobrang happy po niya. Kasi po, hindi po talaga, kung wala po talagang idea, zero knowledge po, kailangan po talaga magkaroon ng idea anong kalasing printer yung gagamitin. Grabe, anong yun. Totoo. Alam mo, pangarap ko magka-cricut. Oo, di ba? Sa cricut, akala niya. Gusto ko na mag-cricut. So, yan yung pinakauna kong machine cricut. So, paano po yun gagawin? Paano i-open? Lahat po sa cricut, talagang ano ko, parang ilang session, 3 sessions lang, pero yung unlimited or limitless yung pag mag-ask po siya sa akin. Parang forever ko po siyang tuturuan. Wow. Siguro this is good. Sobrang nakaka-happy po kasi you are creating, parang minumultiply nyo po yung sarili ninyo. Yun po yung pinaka-dream po. Napaka-fulfilling po na, chay, naka-ano ako ng customer. Ay, praise God. O, di, okay na siya doon sa ano. Kasi yun po talaga na ano, goal po namin na makatulong din. Kasi ganun din po ako. Parang ano rin po ako. Parang product din po ako ng mga nagtatanong, parang, paano po yan? May paano tanong. Po ganyan? No? May tanong ako, dahil na-mention niya yung tanong. O diba kasi, full-time mom and super mom, business owner na din sa bahay nila. Kayong mag-asawa, how do you split yung inyong mga household na ginagawa? 50-50 ba yan? Or talagang, babae ka, mas marami talaga yung sayo. So, how do you manage yung mga ganong scenario sa loob ng bahay? Sobrang blessed po ako sa asawa ko ate kasi sobrang hands-on po ni Boy. I know that. And, oh, ginawa mo ate. Nag-aalaga yan tapos nagtitinda ka nung ano eh. Ano po siya, mahilig po siya talaga kahit sa bahay, na ano na po yan siya, matik na po sa kanya, hindi mo siya utusan. Tapos yung pag nakikita niya like now, busy ako, siya po yun, magbabantay sa mga bata, tapos mag-prepare na siya ng food namin. Ako po yung magluluto. Wow. Magmimix na lang ako, pero siya na yung nag-chop na siya, naka-ready na, imimix ko na lang para nasa akin po yung lasa eh. So, nasa akin po yung umami. So, kaya nga. Sobrang teamwork po kami. Kailangan po kasi dalawa yung baby namin. Wala naman kaming helper. So, nagkakasundo po kami talaga. Sobrang, siya po yung pinaka-the best na parang gift po sa akin. Oh, grabe. Sana all. February pala ngayon. Very supportive po talaga. Alam ko pa may question si Junie, pero eto may question din ako kasi nabago yung ano ko eh, yung dapat may pinipira akong ano, pero babaguhin ko na lang. So kayong dalawa nagkatulungan kayo sa gawaing bahay. Ito naman ang personal question ko, Chay. Do you still have time for yourself? Kasi very important 'yan. Na paano mo ginagawa yung me time kumbaga? Opo, nako, hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng walang me time. Kasi may mga love tank din po tayo, nauubos tayo. You cannot pour out in an empty cup po. So, hindi po ako, pag hindi po ako nalabas, or hindi po ako nakapagbasa ng book, or hindi po ako na-connect sa nature, wala din po akong, yung creative juices ko po is bumababa din po. So, kailangan I agree, po. Kamang pag-creative mind, you have to go out, see others. Yes. Grabe. Kailangan po kong pumunta sa park.
or kailangan ko pong pumunta sa isang coffee shop na ako lang mag-isa. Dala mag-isa. And may me time po ako kasi Saturday, Friday. Alam na alam ni Junie. Saturday, Sunday po off po si Dada. So may once a month po akong ako lang mag-isa, pupunta po ako sa coffee shop, ako lang mag-isa. Tapos doon po ako pupunta po ako sa Pinterest. Tapos feeling ko po single ako. So ganyan talaga yung mga creatives talaga, no? I agree with that. Kasi di ba may ito yung ginaintindihan ng mga tao, no? Lalo na ako, di ba, I am working with PR kasi and marketing. Yes. So most of the time nasa content production kami. So may ilang tao na parang asan na, parang ang dali lang gawin noon. Ganun sila mag-isip. Parang teka lang. Parang yun yung creative mind mo kasi is kasi talaga parang pumapasok. Pero may mga araw kasi na parang alam mo yun, ang ganda, parang lagi ang ganda. Eto ha, sa business blueprint, ganito ang nangyari, Miss Shai. Talagang all of a sudden, biglang, I don't know, siguro that time din si Junie, very creative din ang utak niya. Tapos ganun din yung sa akin. Tapos nagsalubong kami. Uy, Junie, ganito, supportan mo. As in, matagal na yung plano na to, di ba, Junie? Naumpisahan ko na nga. Tapos nagpaka-busy. I don't know, that day talaga, parang, okay, let's do it. Tapos automatic agad, ganun. So, creative talaga yung mga utak, no? All of a sudden, nagpop-up na lang sa mga utak nila, kailangan gawin na nila or kailangan nila makapag-isip. Kaya, no wonder why, bakit ang mga creatives talaga, katulad namin ni Junie, maraming notebook. Bago namin makalimutan, ilista. Sulat na. Opo. Ganun po tayo. Dapat, ano po yung ano natin, kailangan sulat agad bago mo malabas agad kasi parang mamamatay. Yes. Napabalikan mo kasi siya, napabalikan mo siya kapag ano, kapag naisulat. Yes, mo. Ako ganoon. So, so yun po, and siya din po mismo pag sabi niya, "Mami, gusto ko mag-basketball." Talaga, go! Basketball. Oh, yes. Pero yung time din si Daddy na siya lang. And yung kaming dalawa, ngayon po, nag-a-attend po kami ng couple seminar, o diba? Wow! So, every Saturday po yun. So, isa din po date namin yun. So, pero yung mga bata, given na maliliit pa kasi sila, sama-sama pa din sila. Wala naman kami mapag-iwanan. But we try to make it work po talaga. Na, at saka kailangan. Again and again, you cannot pour out in an empty cup na walang-wala po. Wala ka mismo na i-share. And keep on learning from others. Oh, hindi po pwedeng mag-stop po na, ay, magaling na ako, okay na ako. Kasi nga po, may knowledge na po ako, basta bata pa lang, nasa Philippines pa lang. Pero nahirapan po ako ha, pagdating dito na execute ngayon, dapat sobrang boom na yung channel namin or yung page namin. Pero hindi pa din ganun eh. Kailangan kasi mag-ano ka sa trend, kailangan din marunong ka mag-ano. Oo, December pa lang, calendar na. Nagpe-prepare na yung mga co-creative moms ko ng calendar. Ngayon pa lang, ganun po sila kag-advance. Ganun po sila kag-grabe mag-isip. Kasi ako nga, gusto ko na agad ng ano eh, ng planner ng 2025 eh. Oo, di ba? So, ganun po mag-isip. So, talagang may mga strategy po talaga na kailangan i-consider and keen ka. And depende po din sa situation ninyo. Ngayon po, nasa Ref Magnet yung focus namin. Kasi, sobrang dali. Makita mo nga yung Ref Magnet mo dyan kay Julie. Pagawa na tayo ng... Sobrang dali lang niyang gawin. Niyo? Sobrang dali lang niyang gawin and hindi siya kumakain ng oras at nakakagawa ka ng 1,000 sa isang araw. So parang, wow, Lord, gusto ko to. And birthday ng anak niya, so gusto niya personalize. So ayan, This is good. Kasi pabibigit mo siya sa ref. Yes. Mga notes mo, no? Listahan mo ng mga... Yun nga po, gusto niya na pang giveaway. Lalagay mo siya sa packaging na ganyan. So, magkano lang naman. So, pwede ka nang maka-generate niya sa bahay. Oo, print lang. Print ka, tapos yung machine mo. Yun lang po. So, dun po muna ako pag-focus ngayon. Kasi kakatransfer lang namin dito. So, marami po yun. Maraming pieces po siya, pero kayang-kaya po gawin sa isang upuan lang. Kung habang nanonood ng ng showtime. Ayun. V, di ba meron ka pang ano? Meron ka pang, tawag nito, fast talk? Alam mo, grabe. Dami, fast talk nga ako eh. Pero kasi, ano ka ha? Ano natin yan. Lalabas ako sa screen para at least makapokus sa yung fast talk natin. Sige. Mabilis lang naman to. Parang, sige.
Nahirapan ako bigla sa pastok na to kasi naano ako dun sa kwento kasi ito Chay, ano lang naman to it's either yes or no lang siya. So okay. Kanina na actually nabato ko na isang question ano na do you split the household chores na ginagawa sa bahay? Yes. I think na you said yes. Ito, you do the dinner or your husband? I do. Okay. Ito, a number siya. How many times in a week do you do self-care or activities for you, yourself, and the hubby? Twice a week. Yun. Grabe naman to, twice a week naman pala itong magpasalon. Ito, do you fuel your tank with the same level of care for your family? Yes. Yan. Do you make time for mindfulness each day? Yes. Grabe, 5 a.m. Oy, may eksakto pa. Naniniwala ka ba sa kasabihan na if you want to keep your business small, keep doing everything yourself? No. Yes. Yeah. Naniniwala ako sa kasabihan na kung gusto mo gumiit, ikaw lang dapat. Oo. yes, tama yung kasabihan, pero no ako doon. Oo. Ito, yes or no, in your own opinion, pwede mo dagdagan yung yes or no mo. Asking for help is the superpower that will skyrocket your business beyond your wildest dreams. Asking for help, yes. Ay, grabe naman, ano? Ay, naku, naniniwala ka ba na ang mga tao or hindi, ang mga tao gusto ng mabilis na result pero wala namang ginagawa? Yes or no? Fast result but no effort. Pag fast po, madaling mawala. Naniniwala ako. Mm-hmm. Ayun yes. Daw. Pag-pass pag, daw. Madaling pag mabilis. Mawala. Kaya nga, tagal mo na eh. Diba? Grabe. Ito ang katanungan gusto kong ibigay sa'yo kanina pa. Ikaw ba isang confident mompreneur o ikaw isang impostor na super mom? Super confident mompreneur. Yeah, grabe yan. Diretsong tanong yan, di ba? Yes, so, super confident na mompreneur kaysa mga nag-iimang, kumbaga alam mo, impostorang super mom lang. nakuha ko lang yan dyan sa ano, may nagsend sa akin ako. I-question ko, hindi ko yan, baka mabash na naman ako dito, no? Grabe. Super confident in my own way. So, siya isang confident super mom or confident mompreneur. Kasi, Miss Chai of Grateful Design company po natin is bukod sa pagiging talagang 100% na full-time mom ay talaga namang 100% na isa ring entrepreneur. Ayan. Junie, nasaan ka na ba? So, yun lang yung ano natin. Kasi mahirap ipastok si Chai ng ano, ng kakaiba. Katulad ko ako sa iba, kumakain na siya, di ba? Kakaiba dahil medyo ano to eh, yung alam mo kung gusto ko rin i-share bakit yung kanilang grateful. Kasi parang from the word gratefulness nila din kinuha yan eh. They are so grateful. Kaya sila nakakapag-create ng something na mai-offer nila sa ating mga tama po siya, kliyente. So they are so grateful. Diba? Recipient kasi, lang din po kami ng blessing. At saka what I like this person, this couple, they are so positive. Kahit na, alam mo, sobrang hirap. Totoo yung kasabihan. Ngiti-ngiti lang yan, pero hindi mo alam, ha? Yan, totoo yun, Junie. Ngiti-ngiti lang yan. Ito yung tinatawag na kasi you are so grateful every day na parang yes, hindi ka nag-dwell dun sa mga problema or negativity na naranasan mo. But instead, because of your gratefulness, talagang doon ka na lang sa positive side palagi. So, pagpatuloy yan, maganda yan. Junie, busog ka na. Kasi ano mo, siyempre, bago ang lahat, ano, bago tayo siyempre magpaalam, ano, huwag natin kalimutan to, baka pwedeng i-share ni Miss Chai naman po. Oh, yes, please. Ano, saan kayo pwedeng kontakin on social media or do you have any, like, contact number na pwede kayong lapitan ng mga parents or anyone who would need those kind of mga stickers and personalized na mga gift or items?
Hi everyone. Once again, I'm Ate Chai from Grateful Designs and Company, dating Wifey's Crafties. If you want to know more about our business, you can search us on Facebook, nandun po kami, Grateful Designs and Co. On Instagram, bago po yung Instagram namin, please follow us to grow our family. And if you want any workshop po or mga talks po, you can freely invite us without any something. Basta we are here to help one another, to collaborate. If kailangan nyo din po ng for your birthday or any special occasions, we can help you as well. So please like and follow our page and share us. Yan. Maraming salamat sa Business Blueprint, Ate V, and Sir Junie for this platform na I considered myself as a startup business pa din po talaga. And this will be helpful din po sa para sa amin to grow our business. And sana po 900 followers na kami, sana mag 1K siya before ng end ng 2024. Mamaya-maya na konti. Sige, 30,000 follower niyan. Kaya so... Oh, hindi. Ay, eto ha. If I may share, no? Actually, we are not asking for you guys to follow us, but i-follow nyo, panoorin nyo yung mga guests natin. Kasi to be honest, ang follower namin dito sa Business Blueprint is around 500 lang. Pero pag tiningnan mo yung mga nanood, nagwa 1,000 plus, anong galing grabe yun? So, okay lang po yun sa amin. Hayaan mo lang siya doon na hindi kami nagpipicture dito, to be honest, to boost or magparami ng mga likers sa amin. Junie sa page sa amin. We don't need those. Pero ang importante sa amin yung makahelp kami, makilala nyo sila Chai, yung mga na-picture namin. Oy, lalo na to si Bawa. Bawang Ong, sikat-sikat ka na. Bawang Ong, lalo ah. Kahit saan ako magpunta, may nakikita ako ano ah, product mo ah. So, ganon, makatulong tayo. And by helping, gawin din ng mga ibang nanonood, i-share nila kasi pwedeng kapulutan ng mga aral nila. Kasi mga silent yung mga followers sa Mijuni. Hindi mahiling mag-comment dyan. Pero kasi sa social media talaga ngayon, we really need to run an ads, okay? Yes. Hindi na talaga gumagana ngayon ang organic posting. It's not working anymore. Maring may ilang brand na is still working, pero kasi at the end of the day, lalo na sa mga startup businesses talaga, exactly. You really need, kailangan mo rin matuto talaga paano mag-run talaga ng meta ads kasi that's very important. Or, saan platform ka ba talaga? Yung saan ka mas magpo-focus, are you Facebook or are you still going Instagram to get it? Yung tipong ganun, that's very important. So, kung may mga nag-o-offer sa inyo ng mga online classes for that or free training, grabe. Importante yan. Promise. Kahit gano'ng pagaling yung content, tapos walang nagrarun ng ads, it's not going to work. Agad. Tsaka sobrang nakakatalino na pag marami kang alam na, ano, no? Ang dami mong nalaman ng utak mo, no? Because, ayun ang pagkakaano ko, sa sarili ko lang, again, I am talking about myself. Kasi pag pumunta ka sa isang gatherings, let's say, mga engineers yun, naka-attend ka ng isang, whatever, seminar or talk or webinar na yun ang topic. At least you have something to share. Pero kung umattend ka sa isang networking na about business, tapos wala kang any idea about the business, wala, ano man, share mo, upo ka na lang. So, importante po yan, may knowledge tayo ng mga bagay-bagay, di ba, Junie? Marami ako ito kay Junie, okay. Ayan, so ayan, syempre sa mga viewers po natin, ayan, we would like to say thank you so much, guys, lalo na yung mga nanonood sa atin ng hindi na live. Ayan po, don't worry po, na-share ko na sa ating comment section ang Facebook page ng, tawag ito, ng Grateful Design Company. Yes. So, make sure to visit, follow their page, para maging updated din kayo sa mga ilang pang mga community events na gagawin nila, no? Lalo na sa mga parents, may mga kids. Yes, dami. Marami pang iba. So, ayan, Ms. Chai, maraming salamat for joining us. Any words para sa mga startup business owners din na katulad mo? For all sa ating mga viewers na interesado na mag-startup ng kanilang business, always remember that the same God who give you the business idea is the same God who will give you a client. Kaya don't stop, patuloy lang, and talagang mga hindi nag-quit yun yung mga winners. Kahit anong gawin natin, patuloy lang. Totoo yan. Thank you so much, Ms. Chai, for joining us tonight. Thank you so much. Ciao. Thank you. Maraming salamat. See you soon. See you guys. Bye-bye.
Okay. So at least, di ba, Miss, nakikita natin na, alam mo yun, yung pagiging business owner kasi, ano yan eh, nasa sayo yan, if how are you going to, or when are you going to start the business, or how are you going to make it, ano, na magiging pasok pa din sa responsibilidad mo, no, as a mother. Kasi siya may yes. full-time mom, kids, sabi ko nga, mahirap kaya. Oo. Sobrang mahirap. Oh, kasi when I met Chai, buntis pa yan no, nung na-met ko yan. Talagang ngayon, ang laki na nung anak niya, dala-dala nila nung isa-isang event na inatenan namin. Yun. Yun. Okay, so ang tabayanan nyo, sino kaya ang susunod natin na ma-feature sa next Monday episode natin? Open din tayo for suggestion no, from our viewers. Pwede yes, oo. Page or kay V. Yan, para at least ma-check natin at ma-line up natin yung schedule. Kasi we really encourage talaga yung mga newly open ng mga businesses yung ma-feature natin dito. Exactly. And bago ang lahat, ano, kahit si Junie actually, she will be out of UAE for a couple of weeks siguro. Pero ang blueprint po natin, ha, magtutuloy-tuloy pa rin tayo kasi we can still do it digitally. Baka may ma-feature pa tayong dun sa pupuntahan niya ay makapagbigay ng inspirasyon sa atin. Why not? But today, alam mo, ngayon sa conversation natin with our guest, meron ako natutunan. And I want to borrow this from the movie Spider-Man. Yon. Sabi sa Spider-Man, sabi niya, 'di ba? Sabi sa kanya, with great powers comes with great responsibility. And this Chai, mompreneur, is an emerging entrepreneur na nag-take talaga ng leap na pasukin yung ganitong business na sa tingin ko ay massive success para sa kanya. Hindi lang dahil talagang passionate siya sa ginagawa niya, but nandoon yung eagerness niya na magtuloy-tuloy. Kasi gusto ko din yung sinabi niya nung sa bandang huli na yung mga winners hindi talaga nagko-quit. So, totoo yan. And mabuhay ka, Chai. Nako, talagang, alam mo, in the near future, malaki ang mabibigay nitong business na to sa kanilang family. Yun. Okay, so maraming salamat, guys, for watching Business Blueprint. At magkita tayo, kita-kita tayo ulit next Monday. Bye-bye. Thank you, Miss V. See you soon. Bye! Bye, everyone. Good night. Business sa work? At walang time para sa iyong lunch? Worry no more! At mag-subscribe na sa The Lunchbox UAE. Pwedeng weekly meal plan or monthly meal plan. Pwede rin na 1 meal a day or 2 meals a day. At ito pa, free daily ang food delivery. Cook and delivered fresh daily. Pay weekly or monthly. New Pinoy menu every week. And available din ang Tabi payment. At sobrang affordable pa kasi may ongoing promotion sila na 54 dirhams lang for 3 meals per week. Lumalabas na 18 dirhams lang per meal. Kaya ano pang hinihintay mo kabayan? Mag-subscribe na sa www.thelunchboxuae.com.